Kanina na, guys. Thank you.
ko guys, na-feel na ako kahalang. Ang tawag nito sa Cebu guys, ang tawag sa lutong isda na ito, larang. Pero sinabi ko na sa inyo ang mga ingredients sa larang, lalo na kung maraming isda ang nilutuin. Aroy, ang dami ko ng pawis ng sinabasan. Guys, ayun. Ayun, tumatakbo. Ang mga ingredients nito guys, sa mga isda, kahit anong isda ang niluluto mo, pero mas maganda yung mga ganito. Mga malalaki na ihiwain mo. Ay, sorry. So, mga ingredients nito, garlic, bawang, nilang tama, garlic, bawang, sibas bombay, luya, yung tatlo guys, paris-parehos mo ang ano, kadami. So, ang luya naman, dikdikin mo. Tapos, yung ano, slice lang pa ganun. Tapos, yung garlic naman, dikdikin mo lang, smash mo lang yan. Tapos, i-fry mo muna yung luya, ay garlic. Tapos, ano, onion. Tapos, ginger. Nakalimutan ko may ginger dito. Malaki ng bagus ko. So, ayun. Fry mo na. Mabango na yun siya, guys. Tapos, i-additional. I-ano mo na. Kamatis. Yung kamatis, masyado maramihan nyo, guys. Tapos, ang sili naman dito is kulay green. I-check mo pa ganun. Kung sa pamilya nyo, kung mahilig nyo, maangahang, mas maganda. Kasi mapadami nyo ng slice mo lang pa ganun, half, cut into half lang. Pero pag ang sili ay minsan hindi masyado maanghang. Pero pag masyado maanghang siya guys, buo na lang. Huwag mong iilan lang yung ikakating mo. Nung wala mata ko, sakit. So, pagkatapos na nun, ayun, may kamatis na. Tapos na yung apat. Lagyan mong kamatis ay ano, asin guys, yung katamtaman lang, ibabad mo pa ganun, tapos mahinang apoy, tapos takpan mo, pagkatapos mo sumingaw na yung ano, apoy, ibabad mo sa itatapping mo lang,
ipapile mo lang doon yung mga hiniwang isda. Ipapile mo lang doon. Tapos, pero yung isda mo guys, like, ibabad mo muna ng asin. Pagkatapos mong linisan, ibabad mo sa asin para yung lasa niya is manuhok-tuhok sa ilalong ba kung sa Bisaya. Okay? So, habang pagkatapos mong linisan, ayun, babad mo sa asin. Tagalan mo sa tubig, tapos babad mo sa asin. So, set aside mo muna habang mag-prepare ka sa mga ingredients para musulod yun sa ilalong mangyahang lasa sa asin. So, ayun, nilagay mo na sa topping. Takpan mo sa mahinang apoy. Pag sumingaw na siya, guys, baliktarin mo. Tapos, i-mix mo ba? I-stir mo rin yung ilalim baka sunog na yun. Tapos, lagyan mo na ng tubig pagkatapos mo baliktarin. Lagyan mo na ng tubig, guys, na yung tubig niya is umaapaw lang sa hanggang level up lang sa isda. Ganon. Tapos, takpan mo ulit. Lagyan mo na ng magic sarap. Magic sarap. Ayun. Tapos, ilagay mo na rin yung sili. So, takpan mo na. Takpan mo ulit. Tapos, pagkasingaw na niya, guys, ayun, stir mo siya para ma-mix siya lahat. Tapos, tikman mo siya ulit, guys. Kasi meron ng asin nung pin-dry mo na yung mga ingredients. Tapos, may asin na rin yung isda kasi binabad mo na yun. Tapos, nilagyan mo na rin yung magic sarap. Tikman mo ulit, guys, kung sakto na ba siya sa lasa. Pagkatapos, ilagay mo na lahat yung spring onion sa taas. Isubay mo na sa sili. Takpan mo na ulit. Tapos, singawin mo lang. Tapos, ayun na. Luto na. Ready na for lamig. Ayun na siya, guys. Sa kanon nga mais. Makabalik-balik ang customer o kadagan. Ni-anak na siya kalami, guys. Lang. Simpleng simple pero masarap. Patok na patok yun sa Cebu, guys. Ang nilarang na isda. Lalo na parisa ng kanon na mais. Ang mga driver, guys, at tobi na mulungdom o kaon kaya perting lamia, sabaw ilang tuyo, makadagdag na silang kadaghan o kanon, bahala na lang ang isda, usara kahiwa, kaya ito ay sabaw libre. Ang anak, guys. So, patapos na ako, ang dami kong pawis, guys. Kasi maanghang, kinain ko yung sili. So, bye-bye na. Thank you for watching. Bye-bye.